balita ang hindi humihinto. Mga pangyayari sa amang dako, ibabalita kahit Sabado. Narito ang mga batikang tagapag-ulat, DWIZ Senior Reporter Raul C. Esperas at Rotary Club Best Reporter Awardee Celly Ortega Bueno. Magandang tanghali, araw ngayon ng Sabado, 9 sa buwan ng Hulyo. Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide at kami po inyong magiging tagapagbalita. Raul Esperas at Celly Ortega Bueno. IZ Balita Nationwide. Ang headlines ng mga balita. Active yung paso ng COVID-19 sa Pilipinas, mahigit 12,000 na. Edil Adha, ipinagdiriwang ngayong araw, PBBM, nakiisa sa selebrasyon. Ekonomiya ng bansa lalago pa hanggang sa huling bahagi ng taon. Libreng sakay program, hindi na maibabalik. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo, aarangkada na ngayong Linggo. At sa balita sa ibayong dagat, pagpatay kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe, planado ayon sa suspect. Balita sa larangan naman ang palakasan, Chot Reyes magbabalik bilang coach ng Gilas Pilipinas. Sa usaping pangkalusugan, benepisyong taglay ng luya, alamin. At sa showbiz at trending na balita, Bella Padilla, excited na sa kanyang bagong proyekto. DWIZ Balita, Sabado! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PhilHealth, benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ngayon sa detalye ng mga balita. Sumampa na sa 12,528 ang bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kahapon. Ayon sa DOH, ito na ang pinakamataas na active cases simula noong April 2022. Nakapagtala rin ang kagawaran ng 1,712 bagong nahawa sa COVID-19. Nananatili naman sa 60,639 ang mga nasawi habang 3,641,603 ang total recoveries. Sa kabuuan, pumalo na sa 3,714,770 ang COVID cases sa bansa. Nangunguna pa rin sa may pinakamaraming kaso sa nakalipas na 2 linggo ang National Capital Region na may 6,879, Region 4 na may 2,915 at Region 6 na may 1,253. Pinagdiriwang na ngayong araw ang Edil Adha o Feast of Sacrifice sa mga kapatid nating Muslim. Ito ay matapos na aprobahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang proklamasyon ng Proclamation No. 2 na nagsasaad na deklaradong regular holiday ang Hulyo 9. Nakasaad din sa proklamasyon na kinakailangan sundin ang mga health protocols na pinatupad ng ating pamahalaan. Nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon ng Eid Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim ngayong araw. Sa mensahe ng Pangulo sa publiko, sinabi nito na ang okasyon ay paalala na anumang pagsubok ang dumating basta't may malalim na pananalig at katapatan sa paniniwala ay malalampasan nito. Sagisag din ng okasyon na dapat maging handa sa lahat dahil hindi madali ang tatahaking landasa. Kung lalabanan naman para sa tama at para sa kapakanan ng lahat, magre-resulta pa ito ng mabuting gawain. Hinimok naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang sambayanan na ayusin ang hindi pagkakaintindihan at pagkakahati-hati at sa halip ay magkaisa para sa mas matatag na bansa. Ipinanalangin ni Vice President Sara Duterte ang agarang pagaling ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos na magpositibo sa COVID-19 antigen testing ang punong ehektubo kahapon. Sinabi pa nito na naway patuloy na biyayaan
ng mabuting kalusugan ang Pangulo upang mapamunuan ang bansa ng maayos. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na naka-isolate ngayon si Pangulong Bongbong Marcos na tatagal ng 7 araw at nasa doktor na kung isa sa ilalim pa ito sa confirmatory RT-PCR test. Anya, kung magiging maayos na ang pakiramdam nito ay maaari nang bumalik sa mga gawain si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At sa pagkakataong ito, atin ho mga kapanayam via Zoom, ang susunod na chairman ho ng Senate Committee on Ways and Means at mananatili din po naman siya na chairman ng Committee on Basic Education, atin ho tinutukoy si Senator Win Gatchalian. Hi sir, magandang tanghali. Magandang tanghali, Sally. Good afternoon sa inyo. Good afternoon sa Senator Win. This is Raul Esperas. Hi Raul, good afternoon. Okay sir, una po muna, nag-start na yung filing ng mga bills and resolution ng mga senador. Kung ano yung mga top priorities para sa 19th Congress. Sa inyo po, ano po yung mga una nyong i-final na gusto nyong bigyang prioridad na isulong na panukalang batas sa pagpasok ng 19th Congress? Cecil, final ko na yung top 20 ko at i-divide ko ito sa tatlo. Unang-una, sa larangan ng edukasyon, pangalawa, sa larangan ng enerhiya, at pangatlo, sa larangan ng seguridad. Sa edukasyon, marami tayong final, no? Hindi ko na isa-isahin, pero yung priority ko lang. Una, yung pagtataas ng sweldo ng ating mga guro from salary grade 11 to salary grade 13 and so on. And then, nag-file rin ako ng resolution to review the K-12 system. Mm-hmm. Sa larangan naman ng enerhiya, nag-file tayo ng mga panukalang batas para mapababa ang presyo ng kuryente at magkaroon ng mas matatag na seguridad sa enerhiya. Nag-file tayo ng isang batas para mapababa yung system loss. Pangalawa, nag-file rin tayo ng isang batas para mag-promote ng liquefied natural gas, yung LNG na tinatawag natin, at paggamit ng waste to energy. Dahil yung basura natin, kahit saan-saan lang tinatapon eh. At pwede namang gamitin to sa paglikha ng kuryente. Pangatlo, nag-file rin tayo ng isang batas para magkaroon ng SIM card registration sa ating bansa. At kung makikita natin, marami mga krimen. Hindi lang krimen, but harassment na nangyayari dahil hindi alam kung sino yung bumibili ng mga prepaid SIM cards. Sir, unahin natin yung tungkol doon sa inyong mga panukalang batas para sa kapakanan ng mga guro, yung may taas yung sahod, and then yung inyong plano na i-review yung K-12 dahil ito'y utos rin po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pag nag-open na po ba yung 19th Congress, immediately po ba magsasagawa na kayo ng pagdinig para sa pag-review ng K-12 program? Oo. Inaantay rin namin yung paglagda ng ating Pangulo sa paglikha ng Education Commission or yung Second Education Commission. Kasabay na ito. Para hindi magiging paulit-ulit, isasabay namin i-review ng K-12 dito sa Second Education Commission. Mm-hmm. So ang ibig sabihin, itong Second Education Commission, titignan nito yung problema, lalo na sa pagdating ng tinatawag nating learner performance o yung performance ng ating mga mag-aaral. Mm-hmm. Matatandaan natin, bago mag-pandemya, tayo pinakahuli sa buong mundo pagdating sa reading, math, and science. Mm-hmm. At hindi maganda yan, no, para sa kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan ng ating bansa, dahil nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa sa mga kasalukuyang mag-aaral. So sir, kapag ginawa na ho yung mga pagdinig tungkol dun sa review ng K-12, itong mga panukalang itaas ang sahod ng mga guro, ipapatawag po ba dito si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte dahil siya po yung kalihim ng DepEd? Definitely magiging resource person siya, no? Dahil lahat ng datos, lahat ng issue at impormasyon ang magagaling sa DepEd. At alam ko na si Vice President Sara bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon ay marami rin siyang nakitang mga solusyon na pwede natin gawin. So gusto rin marinig ng Second Education Commission yan para malaman natin, no, kung paano tayo makaalis dito sa problema natin o yung tinatawag nating education crisis. Hypothetical lang, Senator Gatchalian, ano?
assuming na maipasa yung iahain yung batas dito sa K-12 na to, no? Yung review. Yung review. Paano mangyayari dun sa mga nakakuha na? Ibabalik ba yung bayad nila? Or parang... Hindi na. Wala na, no? Yun ang nakakalungkot dahil nga, siyempre, yung mga nakagraduate na. Hindi naman natin pwedeng pabalikin dahil yung iba nagtatrabaho na, iba nag-college na. Ito moving forward to. No? Moving forward. At yung mga dumaan dito sa kasalukuyang K-12 natin ay kung kailangan na magkaroon sila ng review sa mga susunod, pwede pa naman sila mag-review. Pero sir, itong review, hindi naman para buwagin na yung K-12 program. Kung hindi, ito i-enhance, improve? Oo, hindi rin ako sang-ayon bumalik tayo sa 10-year system, no? Kagaya nung una. Dahil buong mundo, naka-K-12 na eh. At marami akong kausap ng mga OFW at mga nag-aaral sa abroad na ang tinitignan nila yung K-12. Kaya magkakaroon tayo ng problema kung babalik tayo sa 10-year system dahil buong mundo naka-K-12 na. Mm-hmm. At meron hong grupo na mga guro, Senator, na nananawagan na sana daw yung opening ng klase gawin mid of September. O kaya first week of October. Para maiwasan yung tag-ulan. O para daw din makapagpahinga pa sila, magkaroon sila ng dagdag pang panahon para ho magpahinga. Sa tingin nyo, may valid na basihan yung panawagan na yun po ng mga guro? Actually, Sally, dahil dito sa pandemya, nasira yung school year natin, no? Kung matatanda mo, June ang ating school year. Pero natulak na to October. Ngayon nga, natulak na to November, no? Dahil sa pandemya, nagka-delay na. At kung matatanda natin, maraming beses rin kasi nag-lockdown noong 2020-2021. Kaya nauurong yung ating pag-aaral. Pero kung... ang importante dito yung preparasyon, no? Mm-hmm. Dahil ito ang kauna-unahang face-to-face classes natin pagtapos ng pandemya. At in fact, mayroon pang pandemya, no? Hindi pa talagang lubusang nawawala ang pandemya. Mm-hmm. Kaya importante yung preparasyon. So ano itong mga bagay, no? Una-una, siguraduhin natin ang ating mga eskwelahan ay mayroong sapat na yung hand washing facilities, yung paghuhugas ng kamay, alcohol, yung mga teachers natin, well-trained kung anong gagawin kung meron mang malalang mangyari sa kanilang mga eskwelahan. Ang importante dito ay handa ang ating mga guro, handa ang ating mga punong guro, handa ang ating mga magulang, no? At alam yung kanilang gagawin. So sir, bago bumalik tayo sa full face-to-face classes, dapat nagkaroon muna na assessment kung compliant ang lahat at handa na ho ang lahat. Senator Wien? Nawala? Nag-hang lang. Sige, nag-freeze lang yung ano niya. Baka humina lang yung sana. Humina lang yung internet. Pero, okay, babalikan natin dahil marami pa tayong gusto itanong kay Senator Wien, lalo na bilang... Natin kasi yung panukala niya na ano... i-register yung SIM card. Ay, oo. Mandatory registration. Ang dami ng plano niyan. Pero hindi nakakalusuloy. Mm-hmm. Diba? So, ano yun, may naglalabi. What would be the difference between yung pinail noon na mga panukala? Okay, Senator. Okay na, balikan na ulit natin, Senator Wien. Okay, sir, ang tanong lang po ngayon, kasi nga ang target, diba, ng kasalukuy administration, by November, 100% na yung face-to-face classes. Sa tingin nyo, bago payagan yun, magkaroon muna ng assessment kung compliant na lahat ng mga paaralan at ready na para dito sa face-to-face classes. Kasi diba, meron mga dapat na preparations bago mag 100%? Sally, hindi ibig sabihin na pagbalik natin sa yung regular na face-to-face natin ay dating gawi. Important, hindi pa rin tayo, may pandemya pa rin, hindi pa rin natin nideclare na normal ang sitwasyon natin. So ang ibig sabihin, dapat may matinding paghahanda. Ito talagang detalyeng paghahanda ang gagawin. So nakikita ko dyan, importante yung hand washing facility. Napakahalaga yung protocol na gagawin ng ating mga guro, punong guro at mga magulang. At importante rin sa mga susunod na buwan, may 5 buwan pa tayo bago magbukas ang eskwelahan, na dapat yung mga bata ay mabakunahan na.
Yung nakita ko sa datos, no, yung 12 years old to 17, mataas yung ating vaccination rate, 88%. Pero pagdating sa 5 to 11 years old, only less than 30%. So medyo malayo-layo pa. Marami pa sa ating mga magulang hindi pa kampante, no, na bakunahan yung kanilang mga musmos na anak. At ito yung malaking hamon na dapat nating lampasan dahil mas magiging ligtas ang bata kung sila ay mababakunahan. At sir, meron po bang allocation na ng budget para doon sa kinakailangang preparation ng mga eskwelahan para magbalik sa face-to-face classes? Meron. Itong 2022 budget, merong mga budget yan para sa paghahanda sa face-to-face classes. In fact, every year, no, after ng pandemya, talaga nagbabudget para sa health protocols. No? Importante ma-maintain, no, yung health protocols. Mm-hmm. Senator, yung sinasabi niyo po na mandatory registration ng mga SIM card, ang dami ng nagpanukala niyan eh. At mukhang walang naging successful. At ano magiging kakaiba doon sa ipapain ninyo na maging mandatory ang registration para naging successful to sa hanay ng Kongreso pero na-veto, no? Kung matatandaan natin, na-veto ni Pangulong Duterte dahil nga merong social media na isinama doon. So yung version ko, simple lang, no? Kung bibili ka ng prepaid SIM card, dapat magparehistro ka. Ito yung original version, eh. Walang social media. Nalagyan ng social media kaya na-veto siya. Kasi sa isang batas pala, hindi pwedeng dalawa yung topic, ano sir, dalawa yung subject, kinakailang isa lang. So kaya yung naging basihan yata sa pag-veto? Ipag-veto. Ang naging basihan, Selly, ay sinabi ng Pangulo, dating Pangulo, na ang social media, kung i-regulate natin, baka magkaroon ng problema sa freedom of speech. No? Dahil ang social media, sa ngayon, hindi rin na-regulate. Kung anong gusto mong sabihin, pwede mong sabihin. May masama at may kabutihan rin doon. Ano? Pero ang punto dito ay yung freedom of speech, malayang pananalita. At kung lalagyan natin ng regulation at gobyerno magre-regulate, kung merong, let's say, hindi gusto ang gobyerno, hindi ka papa-register. At hindi ka makaka-participate sa social media. So, sir, but in other countries, partner, susugan ko lang yun. In other countries, like for example sa Taiwan, sa Singapore, at sa Japan, wala namang pag-sikil sa kalayaan. Ang gusto lang ng Estado, i-register mo para alam nila for security. For monitoring and security reason. Diba? 200 plus countries na ngayon ay may prepaid SIM card registration. At dahil nga maraming malulutas na problema ng lipunan ang pag-re-register ng prepaid registration, prepaid SIM card. Crimen, harassment, spam, marami. No? So, tingin ko magkakaroon ng mas magandang chance na ito sa darating pong Kongreso. At the mere fact na ininaipasa na doon sa 18th Congress, sa tingin nyo mabilis na humay ipapasa ito under 19th Congress? Oo, huwag lang ipasok yung social media, tingin ko papasa na ito. Sir, ito naman po bilang incoming Ways and Means Committee Chairman, ito hong si Finance Secretary Joke, no, ang sabi niya, kabilang sa target na planong tax reforms para makapag-generate ng income, patawan ng buwis yung single-use plastic at online purchases kasama na yung subscription sa streamlining apps tulad ho ng Netflix. Amenable po ba kayo dito, Senator? Tatlo yung sinabi niya, no, Selly. Unang-una yung pagbubuwis ng single-use plastic. Pangalawa, pagbubuwis ng yung internet, foreign internet companies, no, tulad ng Netflix, Amazon. At pangatlo, yung digital collection. No? Umpisahan ko muna yung pangatlo, yun yung pinakamadbalis. No? Tama si sang-ayon ako kay Secretary Diok, no, na dapat ang pagbabayad ng buwis ngayon ay mabilis. Hindi na pabalik-balik sa BIR. Marami akong kausap ng mga negosyante, lalo na yung mga MSMEs, na talagang pahirapan ang pagbabayad at ang daming dokumento na hinihingi. Bawat hingi, alam na natin, bawat hingi yan, merong
merong pagkakataon na magkaroon ng corruption dahil kausap ko yung mga taga-loob. No? So ako sangayon ako na i-digitalize at simplehan. At yan yung unang-una kong tatalakayin kung paano padaliin ang buhay ng mga MSME sa pagbabayad ng buwis. Pangalawa, doon sa... So sir, kailangan ng legislation doon, doon sa inyong plano na maging mabilis, huwag na maraming documentary requirements at maging parang digital na yung pagbabayad? Kailangan. For example, bigyan kita ng halimbawa sa mga kumpanya hinihingi yung books of accounts. Mm-hmm. Pero natanong ko sa mga accountant, may mga ex-former BIR, hinihingi na nila, pero minsan hindi nila nababasa yung books of account. At saka dalawa. No, kasi napakakapal yun eh. Isa-isahin mo. Kung may negosyo ka, kukulangin yung tao ng BIR para isa-isahin yung halos 2 million na mga negosyo dito sa ating bansa. So, hindi practical. Mm-hmm. No? So, yung sisimplihan natin yan. Ipapatanggal niyo na, tanggalin na yung... Papatanggal na natin yun. So, importante lang na hingin nila yung mga dokumento na kakailanganin nila sa pagsusuri ng kung tama o wasto ang binabayaran ng mga negosyo. Mm-hmm. Pangalawa yung sa internet, foreign internet companies or international net, Internet companies, mga Netflix. Mm-hmm. Ako sangayon ako dyan dahil... For example, pag bumibili ka sa Amazon, ako, napapabili rin ako sa Amazon, walang VAT. Pero pag bumili ka sa SM ng kaparehas na bagay, for example, bumili ka ng isang gamit sa SM o isang gamit dito sa department store sa ating bansa, may VAT. Pero pag bibili ka sa labas, sa Amazon o sa iba, walang VAT. Pero so lugi naman yung mga nagbebenta dito sa atin. So, kasi mas mura sa labas at hindi naman kumikita ang gobyerno. Oh, okay. So para lang pantay, no, fair sa ating mga domestic companies, ay dapat tingnan yung pagbubuwis nitong mga international internet companies para fair sa mga domestic companies. Mm-hmm. For example, Netflix. Mm-hmm. Pag manunod ka sa Netflix, walang VAT o walang mga ibang fees, no, yung mga entertainment fees. Pag pumunta ka sa sinehan dito, meron. Mm-hmm. Pero ang paliwanag sa amin... Hindi naman fair. Mm-hmm. Ang paliwanag sa akin yan, partner and senator, dahil yung Netflix is parang add-on lang. Halimbawa, kung ano man yung company na, yung cable company na yun, yung cable company ang nagbabayad for the... Sa, add-on lang kasi yung Netflix... Parang value added. Oo, halimbawa, company ni Senator, yung company niya, merong add-on na feature na services na ang nagbabayad, si Senator Win Gatchalian ang nagbabayad. Pero sa akin, si Raul, may experience dito, ako subscriber ako ng DSL, DSL. Kahit anong, pwede akong mag-download sa Amazon Prime, sa HBO, sa Netflix, na diretso na doon, no? Aminado ako na komplikado to dahil ang Netflix and Amazon nasa Amerika eh, no? Paano mo naman sila singilin? Komplikado to, pero in theory, ang aking pananaw diyan dapat pantay. Ano ang binabayaran natin dito sa domestic, dapat ganun rin ang binabayaran for international transactions. So sir, pag-aaralan ninyo kung paano yung magiging sistema kasi ang challenge dyan, yung monitoring challenge. At paano yung pag-collecta, di ba? Sama ka dyan, Sally. Talagang challenging yan. Kaya hindi rin nagagawa yan ng natin at maraming bansa kasi challenging yan. Aminado ako dyan. Pero pag-aaralan natin kung paano ginagawa ng ibang bansa at titingnan natin kung meron tayong tax treaties sa pagitan ng let's say Amerika at sa atin, at tingnan natin kung paano natin pagganahin yun. Ang importante dito, pantay lang. Para hindi naman nakakalamang yung iba. In one convention, yung tax convention na naatinan ko sa Singapore and any Asian country also, napag-usapan na yan eh. Yung corruption. One of the solution is i-integrate ang plano I think Japan is doing it also right now. Ini-integrate nila yung mga business registration. Tapos lahat ng bayarin, madaling na mo-monitor ng authority. Yeah, tama ka doon. Oh. Nag-umpisa na yan, Raul, ngayon. Meron na yung e-invoicing. Tama ka.
Mm-hmm. Na nakakabit to sa BIR, kaya na mamonitor, mamomonitor from na. From the time na kung BIR saan siya binili, maski mm-hmm. saan. Mamomonitor. Correct. Kasi alam mo ang ginawa nila, ano lang, QR code. Each company has a QR code. Tapos yung company na yun, pag merong, alamawa, DHL, yung sinasabi ni Senator, no? Pag nakita yan ng customs, mm-hmm. automatic, sisingilin. Depende rin naman sa item, kung taxable mm-hmm. ba yung item o ano. Mm-hmm. It has been discussed, hindi ko lang alam, no, that was 10 years ago yata. Matagal na pa. Oh. So, sir, ito, masusing pag-aaralan nyo as incoming challenge. Yes, challenging yan, marami na akong nabasa sa ibang mga jurisdiction na talagang hirap rin sila. Mm-hmm. No? Kasi nga, una-una, nasa Amerika, nasa ibang bansa, at pangalawa, paano mo mabilang yung sales? No? For example, Netflix, paano mo malaman magkano ang kita niya dito sa ating bansa? No? Dahil nasa ibang bansa siya at wala namang resibo yan eh. Mm-hmm. Pag nag-subscribe tayo, wala namang resibo na binibigay sa atin. Hindi ka tulad ng pagpumunta ka sa sine, may ticket sales. Mm-hmm. So alam mo talaga kung ilan ang pumapasok sa sinehan. Pero yung mga YouTubers, sir, di ba? Yung mga social media influencer, namomonitor na dahil pinag-i-issue na ba sila ng resibo? Yung mga kumbaga na ibabay? Hindi pa lahat. Mm-hmm. Hindi pa lahat. Pero dapat ano yan, honesty system yan sa mga social media influencers. Mm-hmm. Ang basic naman dito, pag kumikita ka, dapat ideklara sa gobyerno. Oo. No? At mayroong katumbas na buwis dyan. Dahil yan ay kasama sa ating mga, sa responsibilidad natin. No? Whether employed ka or self-employed, kasama sa pagbabayad yan. Eh, sir, dun sa ano? Senator Gatchelan yan, yung ganyan. Oo. Pagdating sa ganyan, mahusay si sir. Sir, dun sa plano na patawan na rin ng buwis yung single-use plastic. Ito doon yung mga... Yeah, sige, bukas yung aking isipan diyan, no, dahil ganyan na ang papunta sa buong mundo. Mm-hmm. Pero dapat pag-aralan mabuti yan, no. Dalawang bagay, no. Sally, maraming plastic factory sa ating bansa at maraming umaasa dito sa trabaho. Mm-hmm. At ako aminin ko sa Valenzuela, marami kaming mga plastic factories na marami ang empleyado, libo ang kinukuha nilang empleyado. So, dapat tingnan natin yung angulo na yan dahil baka naman mawalan tayo ng trabaho na at ang mataas ang unemployment rate natin ngayon, pumapalo ng 6%. So dapat tingnan natin kung maapektuhan ba yung trabaho ng mga manggagawa natin. Pangalawa, alam ko isa ring hamon dyan dahil pag tinanggal mo ang plastic, papalitan mo ng papel. Papel, oo. Oh. At pagpapalitan mo ng papel, kailangan mo na maraming kahoy. So, ibig sabihin, puputol tayo ng maraming puno. No? At alam ko may mga lagbad ngayon sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mm-hmm. So, dapat tingnan rin yung angulo na yan kung makaka-apekto naman yan sa environment natin. So, bukas yung isip ko pero maraming pagbabalansin na gagawin natin para masigurado na hindi merong tinatawag natin unintended consequences, isang sektor na madedehado sa gagawin natin. Eh kasi po, binabanggit pa rin ni Secretary Ben Jok, no? Kaya papatawan ng buwis yung single-use plastic, environment din ang kanilang concern kasi po mabawasan daw yung paggamit ng plastic na nakaka-apekto sa ating kapaligiran. Pero, meron din punto si Senator na kapag tinaksan mo. Sinigin mo ng buwis. Maging kapalit nga papel. Oo. Eh magpuputol naman ng puno. So may epekto rin pala sa environment 'yun. Sige, go ahead. Ang daming batas ngayon, Raul, na tree planting eh. Kung may sa kabila, nagti-tree planting tayo, pero sa kabila, nagti-tree cutting tayo, wala rin mangyayari. So, ang punto ko lang naman eh, balance, kung ma-assure, no? Ma-assure ng sektor na meron tayong sapat na puno at sapat na pagkukunan ng papel, whether imported or domestic, ay ako bukas ang aking isipan dyan. Sir, kapag po ba pinatawa ng buwis, ito yung nangangulugan na pwedeng magsara o magtataas lang naman ang presyo ng mga single-use plastic? Ang konsepto kasi, Sally, mabawasan o mawala ang single-use plastic. No? Kaya mong binabawasan para hindi mahikayat o ma-discourage ang mga mamimili, no, ng produkto na gumamit ng single-use plastic. So, eventually, ang gusto natin, lumipat sila, magdala sila ng sariling bayong. Magdala sila ng sariling eco bag, para hindi na talaga gumamit ng single-use. Nakita ko sa aking pag-aaral, buong mundo, yan rin po ang isa sa pinaka-mainit na
na paksa o mainit na issue. Yung paano mabawasan o paano ma-eliminate, no, ang single-use plastic. Kaya bukas ang isipan ko, dahil buong mundo papunta na rin doon. Pero yun lang nga, no, dapat balansin natin yung mga issues na pwedeng maapektuhan naman. At panghuli na lang ho, sir. Merong mga suggestion na magdeklara daw ng state of emergency para epektibong matugunan itong mga problema sa agrikultura, lalo na po itong nagbabadyan na economy, food shortage. Sa tingin nyo, may basihan po para magdeklara ng state of emergency? At ito nga po ba'y paraan para mas epektibong matugunan itong nagbabadyan na food crisis sa bansa? Pero sa akin, Sally, no, dahil ano ba, pag sinabi natin declare ng state of emergency sa pagkain, ang ibig sabihin nito ay bibigyan natin ng pamahalaan ng kapangyarihan para mag-import, no, ng pagkain at para gamitin ang pondo ng gobyerno para mag-import rin. Of course, ang sa kabila niyan ay mawawala yung check and balance, no, dahil pag state of emergency, ibig sabihin wala nang bidding, mabilisan na ang pagbibili. Alam naman natin pag walang bidding nagkakaroon ng problema diyan, no. Kaya as much as possible, mas maganda may bidding at transparent. So ang akin pananaw diyan, kung ang dahilan ay yung Ukraine, sa akin pag-aaral, maliit lang ang ini-import natin sa Ukraine, no, yung wheat, yung panggawa lang ng tinapay. Pero yung bigas, manok, baboy, hindi naman galing ng Ukrainian. Galing yan sa Vietnam, galing sa Thailand, galing sa China. At wala naman pong problema sa supply pagdating doon sa mga pagkain yun. Kaya sa akin pag-analisa, parang hindi ko nakikita pang kailangan mag-deklara yan. No? Dahil nga pag nag-deklara tayo, ang ibig sabihin yan, ay wala nang bidding, no, at pwede mo nang gamitin ang pondo ng gobyerno sa pagbibili ng ganitong pagkain ng walang bidding. At alam natin ang nangyayari pag walang bidding, no, maraming problemang lumalabas. Sir, pahabol lang po. Ako muna, lighter side. Sige. Pakumusta ko lang kay Senator, si Mrs. Bianca Manalo. Mrs. Navarro. Di pa Mrs. yun, Mr. Mista rin, Raul. Kung naman, ginagawa mo ng kaisawan. Kasi nung inauguration, siya lang ang nakita ko. Nandun ka ba nung inauguration, sir? Nandun ako. Hindi mo lang ako napansin. Magkatabi kami the whole time eh. Kasi pulang-pula yung suot ng Bianca. Sir, si Bianca lang pala ang kanyang talagang doon siya nakafocus daw nung inauguration. Siya lang yung talagang pinitigan. Pulang-pula eh. Kumusta ako kay Ma'am Bianca. naupo kami sa may harap na harap, kaya kitang-kita ng sa camera eh. Nandun ka pala, sir? Hindi ko napansin. Nandun ako, nakalimutan mo na ako. Katabing-katabi ako eh. Oh. Ikaw pa ba, pag nakatingin ka sa pula, titingin ka pa ba sa ibang ano? Magka-holding hands. Baka hindi mo rin nakita si Senator Bato eh, kasama rin namin. Wala, sir. Si Bianca lang ang nakikita ko. Basta isa lang daw yung nakita niya during the inauguration. Si Bianca. Sabi ko, agaw pansin nga yung pulang gown eh. At saka siyempre ang gandang magdala ng gown dahil matangkad, sexy. Napakaswerte ni Senator, no? Ingit ka kay Senator, no? Kaya pala nakapula si Senator ngayon eh. Sir, panghuli na lang po, bilang panghuli na lang talaga. Dahil ang hirap ng buhay ngayon, syempre ang mga tao allergic kapag nakarinig na ay magpapataw ng bagong buwis. So bilang chairman ng Committee on Ways and Means, ano pong maipapangako nyo sa taong bayan kung magsakali man ang inyo lang isusulong ay mga panukalang batas na pagpapataw ng buwis na hindi maapektuhan ang mahihirap, sir? Yun naman ang aking assurance sa ating mga kababayan, dahil damang-dama ko rin yung kanilang nararamdaman, lalo na sa ganitong sitwasyon. To be honest, Ellie, ang pamilya rin natin nasa negosyo at ngayon natamaan rin ang aming family business dito sa pandemang to. Kaya ngayon lang nakakabawi, no? Dahil dahan-dahan nagbubukas yung ating ekonomiya. Isa lang kami sa milyon na mga negosyong ganito ang sitwasyon, at isa lang kami sa mga nagbabalak na makabawi, no, dito sa pagbukas ng ating ekonomiya. Kaya ako, hindi ako sang-ayon na magdagdag ng buwis. Dalawa ang nakikita ko dito, Sally, dahil ang gusto naman natin yung tinatawag nating fiscal space, no, magkaroon ng
pagkukunan ng gobyerno para panggastos ng mga ibang proyekto. So unang nakikita ko pagtitipid, Sally. Mm-hmm. For example, bigyan kita ng example, yung pagbiyahe. Natutunan natin Zoom, pwede pala mag-meeting sa Zoom. Mm-hmm. So dapat hindi na bawas-bawasan na ng mga departamento ang pagbiyahe dahil minsan pag gumabiyahe sila, 10,000 tao pumupunta sa isang resort, no? Mm-hmm. So tanggalin na muna natin 'yan, magtipid-tipid tayo. Pangalawa, pwede din natin tingnan yung privatization. No? Marami pa assets ang gobyerno na pwedeng i-privatize at gamitin yung pondong yun na malilikom sa paggamit sa ibang mahalagang gastusin. So, pwede tayong mag-tipid, pwede tayong mag-privatize. So, ang punto ko lang naman, meron pa tayong pagkukunan na iba para makalikom tayo ng pondo. Mm-hmm. Nako, on that note, marami pong salamat at tayo napapanood din sa IZTV sa aming test broadcast dito nga sa Channel 23. So sir, maraming salamat. Thank at you, happy weekend. Senator. Thank you Raul. At sa Sona, sabihin ko kay Bianca, wag na siya magpula, baka hindi na mapansin. Okay, kumusta ako kay Bianca sir? Ha? Hindi, biro lang sir. Yes sir. Nakita kita sir, Bill. Tsaka alam ko, thank you. Thank you Raul. Salamat Signally. Po. Okay. Thank you, sir. Yan po mga kaibigan, si Senator Win Gatchalian. DWIZ Balita, Sabado. Balita sa ibang bansa. Matapang na inamin ang suspect sa pagpatay kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe na target o plinano patayin ang biktima dahil sa pagkamuhi niya sa isang organisasyon na hinihinalang konektado sa dating opisyal. Matatanda ang tinukoy ng pulisya si Tetsuya Yamagami, 41 taong gulang na siya manong nakitang may hawak ng improvised na baril malapit sa crime scene. Hanggang ngayon, hindi pa matiyak ng pulisya kung si Yamagami ang gumawa ng baril at kung anong grupo ang binanggit nito na sinasabing kinabibilangan ni Abe. Binanggit din naman ni Yamagami na dati siya nagtatrabaho sa Maritime Self-Defense Force Japanese Navy, ngunit patuloy pa rin itong iniimbestigahan ng mga otoridad. Sa sports! Nagbabalik na bilang coach ng Gilas Pilipinas si Coach Chat Reyes para sa FIBA Asia Cup 2022 batay sa anunsyo ng Samahan ng Basketball ng Pilipinas o SBP na pagdesisyonan na ibalik si Reyes sa hardcourt coaching bilang paghanda sa mga manlalaro. Sinabi pa ng SBP na tiwala silang makabalik o makakabalik ang Philippine National Men's Basketball Team mula sa naturang pagkatalo. Nakatakda namang magsimula ang FIBA Asia 2022 sa July 12 hanggang sa 24 na gaganapin sa Indonesia. Balitang Pangkalusugan. Ang luya ay ginagamit bilang isang katutubong lunas para sa heartburn ng daang siglo. Ayon sa ilang eksperto, makatutulong ang luya na mapawi ang pagduduwal kaya't naniniwala ang ilan na ito'y nakatutulong para sa heartburn. Naku, kailangan ko yan. Madalas ako magka-heartburn. Upang makagawa ng luya na tsaa, pakuluan lamang ang hilaw na ugat ng luya, pinatuyo yung ugat ng luya o mga ginger tea bags sa kumukulong tubig at ito'y inumin. Sa entertainment at trending news. Excited na ang kapamilya star at aktres na si Bella Padilla para sa kanyang bagong proyekto sa Europa. Masayang ibinalita ni Bella na siya ang magiging writer at director ng bagong project ng kanyang gagawin sa Switzerland. Ayon sa aktres, makakasama niya sa naturang proyekto ang ilang Pinoy cast at crew kung saan pina-finalize pa nila ang casting nito. Sabi ni Bella na looking forward na siya sa magiging experience dahil ito ang kauna-unahang sasabak siya sa nasa likod ng kamera. DWIZ Balita, Sabado. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. At yan ang kabuuan ng mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Sabado, July 9, 2022. So double pay pala tayo ngayong partner. Oo nga, yung file mo ha. O, file na natin. Ipapile ko, triple pa. Diba? Kami po yung mga naging tagapagbalita. Tanungin mo na kita, ba't may heart problem ka? Hindi, madalas akong mag-heartburn. Yung parang... Ah, heartburn. Oo. Akala ko, inaway ka na naman. Na naman. Problem, eh.
naway ka na naman ni Winner eh. Diba? partner ko may problema sa heart. Wala. Diba? Masigla yung puso ko. Oo nga. At gusto ko sa partner ko eh. At kami po yung mga naging tagapagpuan. Raul! Raul Esmeras! At ako naman po yung lingkod, Sally Ortega Bueno. Tabayanan niyo po, susunod agad ang aking partner na si Raul Esmeras sa kanyang programang Usapang Himpapawid. Maraming salamat. Maraming salamat sa pasalubong. DWIZ Balita, Sabado,